Huwag mong ibigay lahat sa amo mo. If you are interested to this topic, please keep on watching. Welcome and welcome back to my channel. Yes, and today's video, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang sinasabi kong huwag mong ibigay lahat sa amo mo. Well, to disclaimer, ito po ay advice ko lang, okay? Advice ko lang sa mga nag-a-apply, sa mga nagbabalak pupunta dito sa Hong Kong, kasalukuyang mga nag-a-apply dito sa Hong Kong, o yung mga bago na andito sa Hong Kong. Ano-ano nga ba ang aking mga sinasabing huwag mong ibigay lahat sa amo mo? Well, ang number one, kasi ang mga amo alam na nila guys na ang mga Pilipina is marunong talagang maglinis ng kamay, yung manicure at pedicure. Bakit ko nasabing ganun? Kasi halimbawa, nakita ka ni amo mo na marunong ka palang maglinis. Okay? So hanggat maaari guys, huwag niyong ipakita kay amo mo na marunong kang maglinis ng ganyan. Bakit? Kasi once nakita ka niya at tatanungin na marunong ka pala ng ganyan, ngayon, ikaw na ang ipapagawa sa kanya. Yung sasabihin na niya na pwede bang ikaw na ang maglinis ng aking kuko. Okay? Meron kasi dito na mga amo na ganon. Pero kung bibigyan ka man niya ng pera or extrang pera, pwede yon. Ikaw nang bahala doon. Pero kung hindi ka niya bibigyan ng pera, ikaw ang kawawa. So hanggat maaari, huwag mong ipakita kay amo mo or huwag mong ipaalam kay amo mo na marunong kang maglinis ng iyong kuko or yung manicure at saka pedicure. Kasi marami naman yan silang pera, pwede silang pupunta sa salon. Kasi merong mga cases na ganyan dito sa Hong Kong guys. Okay? And next is yung pagbibake. Yon. So ang pagbibake, kasi di ba nagluluto. So ang pagluluto kasama na yan sa ating trabaho. Pero yung mga pagbibake, okay lang yung mga magbibake ka ng yung pasimple lang. Pero yung ipapakita mo na lahat yung talent mo sa pagbibake. Halimbawa lang. So nakakita ka ni, tatanungin ka ni amo ngayon, marunong ka bang magbake ng ganito? Sabihin mo, oo. Okay? So ngayon, nagustuhan nila ang gawa mo, siyempre matuwa ka, di ba? Matuwa ka kasi nagustuhan nila amo mo. What if kada may okasyon na lang sa kanila, kada kung ano na lang ang merong ganap sa bahay nila, paggagawa ka na nila ng mga like a cake, a cookies, kung ano-ano pa man dyan. Ngayon, okay lang sana kung isa lang, dalawa ang ipapagawa sa iyo, ipabibake sa iyo. Paano kung marami? 'Di ba? Kasi meron akong kilala, guys, na pinagbibake siya ng kanyang amo. Marami talaga na kasi nga party, so pinapabake siya. Ngayon, hindi siya binibigyan ng pera kahit man lang yung parang tinatawag nating pakonsuelo, yung ganun. Hindi man lang siya binigyan ng amo. 'Di ba? Parang nakaka-disappoint na ni hindi ka man lang binigyan. Although, okay na sa atin yung appreciation at saka yung thank you nila, okay na yun sa atin. Pero, kahit man lang, konting halaga, kasi nga, di ba, parang ano mo na, extra talent mo na bagayan. Kasi hindi na yan kasama sa iyong, hindi na yan kasama sa iyong job order. Hindi na yan kasama sa iyong kontrata na magiging ano ka, magbibake ka ng kung ano-ano pa man dyan. Pero hindi ko sinasabing masama yan, guys, ha. Ang akin lang, hanggat maaari, huwag niyong akuin lahat na marunong kayo. Kasi dadating ang time na ikaw lang din ang mahihirapan. Kasi nga, alagi ka na lang pagagawa ng amo mo, yung ganito. Ito, ipapagawa sa'yo. At saka, okay lang sana kung isa, dalawa yung ipapagawa. Paano kung maramihan na? Kasi marami silang bisita, halimbawa sa isang okasyon. So, ikaw lang din ang mahihirapan. Ang akin lang, huwag mong ibigay lahat sa amo mo or huwag mong ipakita lahat sa amo mo na marunong ka ganyan kasi ikaw lang din ang kawawa. Okay? Next, yung pagiging tubero.
yon. Meron marami rin ako mga nakikita ditong mga katulong na ganyan, yung tubero, yung pag-aayos ng mga sink, yung mga nasa ilalim, di ba? Ako kasi pag tinatanong ako ng mga ganyan, sinasabi kong hindi ako marunong. Kaalam niyo kung bakit? Kasi ang mga karamihan sa mga employer dito nakatira yan sa isang flat. Okay, flat yan, mga building yan, mga ganyan, mga building. Kasi sila guys, ang building dyan, meron niyang sariling, yung mga ano sila, yung taga-ayos. Yun, tatawag lang ang amo natin or si mga employer natin sa management, then ang management ng kanilang building, yun na yung magpapadala ng mga trabahante or yung mga tao na gagawa sa mga ganyan. Huwag mo na yung akuin kasi hindi naman yan kasama sa iyong kontrata or sa iyong job order. Kasi nga, sa sinasabi ko na, ang mga amo, ang mga building dito, merong sariling mga taga-ayos. Okay? So, responsibilidad na yan ni amo mo kung tatawag sila o hindi. Basta sabihin mo na hindi ka marunong. Okay? Para hindi ka po mahihirapan. Next is yung tag-massage. Yun. Pag-massage. Kasi meron akong kaibigan dito na pagkatapos ng trabaho niya, bago siya maliligo, yung popo niya, pinapamassage muna siya. Yun. At saka, ang hirap kasi dito sa Hong Kong guys, is ang mga helper dito natutulog sa gabi. Naliligo sa gabi, I mean. Yun. Sa kanya kasi, pagkatapos na ng lahat ng kanyang trabaho, tatawagin siya ng popo niya na magpapamassage. Ang hirap daw sa kanya kasi late na siya. Hindi naman after ng massage niya, maliligo agad siya. So mahirap yun kasi mapapasma ang kamay niya. Kaya nahihirapan siya kasi nga wala naman siyang magawa kasi first timer siya that time. Yun. And ang sinasabi lang niya, ang hirap kasi kailangan lang niyang tiisin matapos yung kontrata niya. And after that, hahanap na siya ng amo, ng panibagong amo. Gusto lang niya ng malinis na record. Yun. Kasi nga, maganda ang finish contract nga. Yun. So, sa mga ganyang bagay, pwede naman kayong humindi. Pwede kayong magsabi na hindi kayo marunong. Okay? So, kasi nga hindi na yan kasama sa inyong kontrata, yung pagmamassage. Okay po? Pero hindi ko sinasabing masama ang ginagawa nyo guys ha. Ito lang po ay magbibigay lang ako ng mga tips and advices. Kasi nga ikaw lang din mismo ang mahihirapan yan. Gaya ng kaibigan ko nga na napapasma na yung kamay niya kasi nga late na rin siya matutulog. Kasi anong oras na siya maliligo? Kasi ire-rest pa niya ang kamay niya bago siya maliligo. Yon. And ang next naman is yung pag-aayos ng mga electricity. Yon, yung mga electricity ng ganyan. So sa sinasabi ko na, dito po nakatira ang mga amo sa isang flat. Lahat po yan ay tatawag sila ng kanilang management kung anumang sira sa kanilang bahay. Kasama na po yung electricity. Huwag po kayong yung parang sige ako na ang gagawa. Ang electricity guys, yun yung pinakadelikadong bagay na gagawin nyo kung wala man kayong saktong kaalaman na magkukuting-ting sa mga wire dyan, huwag na kayong magsabi na alam niyo. Kasi nga, mahirap yan, baka kung anong mangyari sa inyo, maaksidente pa kayo, wag na. So better magsabi kayo ni amo nyo kung anumang sira dyan at tatawag na sila sa management at ang management na ang magpapadala ng mga gagawa niyan. Okay? So hindi ko sinasabi na lahat na mga ginagawa nyo, kung ano man yung mga ginagawa nyo or pinapakita nyo sa inyong amo is masama. Okay? Hindi yan. Ang akin lang is ang mga advices kasi ikaw lang din ang mahihirapan yan. Okay po? Kasi lahat yan sila, meron yan silang mga pera, meron silang mga kayang-kaya nilang gawin yan at kaya nilang bayaran kung sino man ang gagawa niyan. Okay? Kasi hindi. Lagi kong naririnig na kesyo ganito, mahihirapan sila kesyo ganito. Kasi kasalanan mo lang din yan. Pinapakita mo sa amo mo lahat. Okay? So, kasi kung ano lang yung kumbaga, easy lang. Huwag mong masyadong isubsob lahat. Huwag mong masyadong yun yung sinasabi kong huwag mong ibigay lahat. Okay? Kasi nga,
kung binibigyan ka ng pera, okay yon, may extra ka. Pero paano kung wala? Ikaw lang din ang mahihirapan. Okay? This is just my advice, guys. Ito lang po ay aking advice. Kasi nga, marami na akong nakikita na mga kaibigan ko na ganun po ang kanilang mga ginagawa sa kanilang employer. Okay? Yun, and maraming salamat po at sa lahat ng mga nag-like sa aking FB page. So thank you so much po, and yun, sa mga hindi pa po naka-like sa aking FB page, yun, you can visit my FB page, guys. This is my FB page, Rampadora ng Hong Kong. Yun, and shout out po sa aking boyfriend, my forever number one supporter. Hi love, thank you so much. Yun, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking boyfriend, subscribe nyo na siya, guys. Yun, thank you so much for watching, everyone. This is me, darling Luna, once again, saying God bless everyone. Bye, and I love you all. Mwah.